So, ibig sabihin, kahit magkaroon dyan ng power fluctuation sa inyong area, ay safe na safe itong ating PI board. Good morning! So, mga ka-IT, meron na naman tayong panibagong order ng ating PCY5 window machine na naka-solar based. Okay, so ito ay papunta na naman sa area ng Isabela. So, napakalayo na naman, no? So, ito pala yung ating solar base. Mayroong mga nagtatanong dyan, bakit wala daw tayong inverter? So, ito mga ka-IT ay order lang, no? Na pang-solar. So, kumbaga yung nag-order sa atin ay meron silang sariling solar at battery. So, ito ay didemo lang natin. Of course, para na rin makita ng ating customer, no, na working itong ating PCY window machine para i before natin i-ship. Okay, so ito yung ating mga components dito para sa ating solar base. Okay, so i-demo natin siya gamit ang ating motorcycle battery. So 12 volts 'yan. At meron tayo dito ng PoE injector. So dito natin ilalagay yung ating antenna. At of course, kailangan natin ng power balloon. Yan. So, ito yung ating ipapower dito. Saksak natin dyan. And then, itong isa para sa ating window. Okay, doon sa ating board sa loob. So, ito palang setup natin. Ito na yung latest setup natin. Mapasolar man or hindi. Kasi yung gamit natin ngayon ay naka-UCB Mini V2 na tayo. So, mas secure at tatagal ang ating PCY5 window machine. Kasi napakaganda, no, ng features ng ating UCB Mini V2. So, tingnan natin sa loob. Okay, so, yan. Alright. Okay, so, yon ang ating UCB Mini. Yan. Dito, meron akong pi-hat para sa ating OPI at naglagay din ako dito ng mini fan. Of course, para kahit paano ay may support sa init ng ating processor, no, sa ating OPI. So, napaka-secure kasi itong ating UCB Mini V2 ay mayroon ng power surge protection. So, ibig sabihin, kahit magkaroon dyan ng power fluctuation sa inyong area, ay safe na safe itong ating OPI board. And of course, mayroon dyan na short circuit protection. And of course, naka-power on delay na yan. So, napakaganda, no, ng ganitong setup. So now i-power on natin ang ating PCY5 window machine. So from here pala sa ating battery, ito yung ating power balloon. So ito natin i-connect, no, sa ating board. So silipin natin dito sa loob para makita natin. Ayan. So kunin natin yan sa ating V2, UCB Mini V2. Saksak ko lang. Ayun. Okay, so yan na, mayroon ng power ang ating UCB Mini. Alright, so yan, naka-power on delay yan for 1 minute. Okay, at now ilagay naman natin, no, yung para sa ating antenna. Ito, yung ating PoE injector, lagyan din natin ng power. Yan, so na-power on na. Then, lagyan natin yung ating cable dyan para sa ating antenna. Ito. So, dito siya, no, sa PoE. Iyon. So, tingnan natin. Ayan. So, nag-power na ang ating TP-Link EAP110. Okay. At yung isa, siyempre, no, connected to sa ating USB to LAN. Itong isang kable. Papunta dito sa LAN port ng ating PoE injector. So, connect natin. Okay. Oops. Lagay din sa kabila. Mukhang malalaglag. Ayun. Ayos. Alright. So, nag-boot up na rin, no, yung ating PCY5 window machine. So, silipin muna natin ulit sa loob yung ating board. Okay. Ayan ang ating UCB Mini V2. So, ito pala mga ka-IT ay naka-power cut din, no? At meron tayo dito sa harap yung ating running and blinking na LED frame. So every time na mag-press tayo dyan ng insert coin sa ating cellphone ay magiging blinking itong mode niya. So kung hindi naman tayo nag-press, kung wala namang may mag-attempt na mag-insert coin ay ganito lang siya. Okay, so subukan natin kumunit, no, dito sa ating PCY5.
Open ko lang ating Wi-Fi settings. Alright, so yung ating SSID pala dyan ay itong kay Tano Piso Wi-Fi, no? So observe natin mga ka-IT, itong ating lead frame. Pag nag-press tayo ng insert coin dyan sa ating cellphone ay mag-iiba yung mode nito. So magiging blinking mode ang ating lead frame. So try natin, connect tayo sa ating Piso Wi-Fi. Okay, so yan, connected agad. Alright, so ito na siguro ang kanyang portal, yan. Alright, so press natin, no, yung insert coin. Ayun, no. So yan, naging blinking mode siya. Alright, so yung ating lead frame ay mayroong blinking and running mode gamit ang ating UCB Mini V2. Okay, so maghulog tayo, no, 20. Yan, so mayroong 20. Then, 5 piso na luma. Yan, 25. Then, 10 piso na luma. Alright, so 35. Kaya natin itong piso, 5 piso na bago. Then, itong piso na luma. Okay, so yun na. Ano pa yung hindi natin i-try? 10, no? Na luma. Ayun, so 51 na. So nag-credit lahat ng mga coins. Alright, so may tumatawag pa. Okay, so try natin mag-go online. Okay, may tumatawag pa. So yan. So check natin kung meron tayong internet, no? Mag-YouTube tayo dyan. Ayan, so meron. Okay. So maraming salamat pala, no, sa kay Sir Alvin from Isabela na nag-order sa atin ng Piso Wi-Fi na naka-solar based. So ito pala mga ka-IT, pag kayo ay umorder, meron tayong mga freebies. So ipakita natin. So yung ating freebies dito ay ito, meron tayong extra na PoE injector. And of course, yung ating power balloon. So extra ang dalawa din. So pwede nyo itong gamitin, no, sa inyong pang mga ibang setup dyan. And of course, yung ating Piso Wi-Fi window machine, yan, na complete package. So meron tayong tarpaulin. And of course, yung ating cable, meron din tayo dito. Itong ating cable. So dalawang 5 meters at isang 10 meters. Alright, so sa mga gustong umorder ng ating Piso Wi-Fi window machine, ay pwede kayong mag-PM dito sa ating FB page, mga ka-IT Piso Wi-Fi. And of course, dito sa ating mobile number, no, nasa description ng ating video, eh, pwede kayong mag-text. So, text muna bago tawag. Alright, so maraming salamat sa mga bago pala dyan. Huwag din kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Thank you, mga ka-IT.